Ano-ano nga ba yung mga limang bagay na kailangan mong malaman pag pumasok ka sa ganitong trabaho? Tara, samahan niyo ako. So, time check guys. 6:41 na ng gabi. Actually, nag-start tayo kanina parang magsisix o'clock na. So, una mo talagang kailangan malaman dito sa ganitong trabaho is kailangan mo talagang maghanap ng booking dahil hindi araw-araw or lagi na may papasok sa'yo kagad na booking. Kailangan mo talagang maghanap or umikot-ikot sa mga lugar na mayroong booking. So, it's 40 minutes na tayong naghanap ng booking and nag-aantay pa rin tayo. So, yun. Return ko kayo mamaya guys and let's go. $6.55 na makukuha tayo ng first booking natin. Bali, na-drop natin si ma'am dito sa may QC rin ng 7:20 PM. Bali, from Batasan going dito for 220 pesos. So guys, pangalawang kailangan mong malaman dito sa trabaho na to, ang kaltas ni Joyride or sa ganitong application, 80%. So for example, nagkaroon ka ng booking ng 100 pesos, babawasan nyo ng 20 pesos para sa kanilang commission sa application. So yun. So pritan ko kayo mamaya guys pag nakakulit tayo ng booking and let's go. After nga ng mahabang pagantay, umikot na ako dahil wala talagang pumapasok na booking sa akin. Ganito talaga ang buhay ng isang MC taxi rider. Mag-iikot-ikot ka talaga sa iba't ibang lugar para lang mapasukan ng booking. At nagulat nga ako nang biglang... Nakuha tayo ng long ride! Pero medyo malayo yung pickup. All goods lang. Pupunta na natin. Let's go! At di ko inasaan na kung saan pala ako nag-drop off kanina, dito rin pala ako makakuha ng booking. Ang biyahe pala namin from QC going to Paranaque for 304 pesos. After ng mahabang biyahe ay nakarating na kagad kami dito sa may Paranaque at dahil wala nga barya si sir, diniscount ko na lang yung 4 pesos. Pangatlong kailangan mong malaman sa trabaho na to ay hindi lahat ng pasayero mo pare-parehas. May masungit, may mabait, may madaldal, may maldita, at iba't ibang klaseng pasahero ang may encounter mo. Kaya kailangan mahaba yung pasensya mo. Kailangan malawak din ang pangunawa mo. So, yun lang. Nandito tayo sa Milas Piñas. And time check, it's already 8:32. So, nag-abang lang ulit tayo ng booking natin. And let's go! Alam mo, sa totoo lang, nung una ko pumasok sa ganitong trabaho, kala ko nung una madali. Dahil yung kikitain mo, depende yan sa galaw mo at depende yan sa sipag mo. Kailangan din dito na doble ang sipag mo. Wala talagang booking po. Alam ko na may naisip akong gawin. Samahan niyo ako. One piece burger steak with Shanghai rice. Ano ba sir? Ilam. Kapag wala talagang booking, ganito talaga yung paborito kong ginagawa, ang mag-food trip. Alam mo yung pang-apat na kailangan mong malaman? Kailangan mong malaman kung saan yung mura at masasarap na kainan sa iba't ibang lugar. Dahil pag wala talagang booking, ito talaga yung magagawa mo. After nga natin kumain ay nakakuha nga tayo ng booking. So from Paranaque going to Taguig for 200 pesos. After nga niya napasukan kagad tayo ng booking, bali from here sa may Taguig papunta lang din sa may McKinley West for 86 pesos. At na-drop ko na nga dito si sir, bali binigyan tayo ng 100 pesos. Hanggang sa nagpaikot-ikot na lang tayo dyan para lang makakuha ng booking at dito tayo napadpad sa may bandang malapit sa may market. Number 5, last but not the least mga tol. Hindi araw-araw maganda yung kita sa ganitong trabaho. May araw talagang matumal, may araw naman talagang maganda yung kikitain mo. Depende yan sa diskarte, sipag, tsaka yung tsaga mo mga tol. At depende rin yan sa oras at araw. Meron talagang mga araw na talagang sobrang tumal talaga. Like ngayon,
medyo matumal yung mga booking yun. And depende rin niya sa ikot ng booking mo. Kasi may mga lugar talaga na magaganda yung booking, may mga lugar talaga na hindi ganun kagaganda yung pasok ng booking, mga tol. And ayun, keep in mind mga tol na yung trabaho na to, kailangan mo talagang sipagan. Yung kita mo depende sa galaw mo, depende sa oras mo. So ayun, pag pinasok mo talaga yung ganitong trabaho, kailangan malakas yung loob mo, mahaba yung pasensya mo, at dapat matyaga ka na maghanap ng booking. Actually, dito ko na control yung pagiging mainipin ko. Sobrang mainipin kong tao. Eh, wala akong magawa. Ganito talaga yung trabaho na to. Kailangan mo magantay, kailangan mo maghanap, kailangan mo talagang alam mo na, maghahanapin. Hindi yung booking yung ano sa'yo eh. Hindi yung booking yung maghahanap sa'yo. Ikaw yung maghahanap sa booking, mga tol. So, yun lang. Pag pinasok nyo, advice ko sa inyo, mga tol, kung gusto nyo pasukin yung ganito trabaho, kailangan talaga, kung masipag kayo sa trabaho ninyo, doble sipag yung dapat pag pumasok or pinultime nyo yung ganitong trabaho, dahil hindi po biro yung pumasok sa ganitong trabaho. Lalong-lalo na pag marami kang binabayaran or basta, depende rin sa sitwasyon natin sa buhay yan, mga tol. So, yun lang. Maraming salamat ko na kapag ka man dito. And don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga ganitong content. And pag may mga questions kayo, comment down below or sali kayo dun sa FB page na ginawa natin. So, yun lang. Maraming salamat. And this is Ship Vlogs. See you next vlog. Peace out.